Hello po! Ha? Eto na tayo. Huling live to. Nandito sa Lucky Baby. Ngayon, dito tayo. Ito yung actual, ha? Kukwento ko lang kung ano yung actual na nangyayari sa korte. Hindi naman natin pwedeng i-record yun. Hindi naman natin pwedeng i-video yun. Pero ito, bibigyan ko na kayo ng bird's eye view. Yung tipong may imagine ninyo kung anong nangyayari sa korte, okay? Paano pinipresenta ang judicial affidavit at saka yung witness, okay? Ang kaso, People versus Pedro de la Cruz, kunyari na. People versus Pedro de la Cruz. Dahil ito nga ang hypothetical example natin, ang premise natin, si Pedro ang dinemanda, diba? Ni Juan, dahil kumari, binuntal ni Pedro si Juan. Sabihin ni Judge, call the next case. Next case, People of the Philippines versus Pedro de la Cruz with criminal case number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito yung abogado ni Pedro. Kunyari na. Good morning, Your Honor. Attorney Tom Gonzalez for the accused, Pedro de la Cruz. Tatayo din yung sasabihin ni Piscal, Your Honor, for the people. Ganyan. Let's say, kunyari, si Pedro na yung ipipresent na ng witness. So, si Pedro yung ginawa ko ng judicial affidavit, ha? Sabihin ngayon ni Judge, ready, counsel, call your witness. Gagano si Judge. Your Honor, we are calling our first witness, the accused. Your Honor, tinatawag ko po ang aking unang testigo, yung accused na si Pedro de la Cruz. Normal, nasa tabi ng judge yan, may upuan doon. Witness stand ang tawag doon. Pero ngayon, nung nagkaroon ng pandemic, minsan nasa labas na lang eh, tapos may mic. Upo ngayon si Pedro doon, tatanungin siya nung merong mga, minsan yung interpreter. So parang yung sinabi ko kayo na, di ba, yung mga personal information ng witness, tatanungin pa rin siya sa court. Anong pangalan mo? Ako po, si Pedro de la Cruz. Anong trabaho? Sasabihin mo kung anong trabaho mo, may snatcher, hoodlapper, professional scammer. Saka nakatira. Sinusulat yun. Tapos sasabihin ng interpreter, Your Honor, the witness is Pedro de la Cruz, a professional scammer, in the Philippines. Nakatira po sa 123 Jose Street, Palok, Manila. Kunyari lang, invento ko lang yun. Ha? Okay, so sasabihin sa akin ngayon ni Judge, ha? Okay, proceed, counsel. Kasi sinabi na nung interpreter yung ano niya, mga personal circumstances niya, no? Proceed, counsel. Your Honor, the offer of testimony of this witness is already stated in the judicial affidavit. Can we just adopt it, Your Honor? Your Honor, andun na po yung ano, yung offer of testimony sa judicial affidavit. I-adopt na lang po namin. Okay. Adopt the ano, the offer of testimony. Okay, ganun si Judge. Okay. Yung kalaban, counsel, comment. Gano'n na si Judge, okay? Sasabihin ng kalaban, Your Honor, subject to cross. Gano'n. Ibig sabihin, kukross ko po pagkatapos ng testimonya, okay? Ngayon, ang gagawin ko, lalapit na ako dun sa ano, sa witness. Hawak-hawak ko, ako madalas, ang hawak-hawak ko yung records ng case. Yung records, yung folder ng kaso. Hawak ko na yon. Tapos, nandun na rin ako sa ano nun, sa judicial affidavit niya. Di ba, syempre, sa, pinasa mo sa korte yung judicial affidavit eh. O di, hanapin ko na yun sa folder, inilatag ko na yon. Good morning, Mr. Witness. Good afternoon. Ganun ako paniwala ko. Binabati ko muna yung testigo. Happy birthday. Tatanungin ko na siya. Do you remember having executed a judicial affidavit in relation to this case? Sa Tagalog, meron ka bang naaalalang judicial affidavit na ginawa mo na may relasyon sa kasong ito? Siyempre sasabihin niya, yes. Opo. Opo, sir. Opo, attorney. If I show it to you, would you be able to identify it? Pag pinakita ko ba to sa'yo, maaalala mo? Ayan, okay. Ang sabihin niya, opo, maaalala ko po. Meron akong ipapakita sa'yo, hawak ko na yung folder, di ba? Nandun na yung judicial affidavit. Meron akong hawak dito ng dokumento na sinasabing judicial affidavit siya. Pakitignan nga, can you kindly go over it and tell to the honorable court if this is the judicial affidavit that you are referring to? Tignan mo nga kung ito yung sinasabing mong judicial affidavit na ginawa mo. So, yung witness, siyempre, kunyari, titignan-tignan niya. Pare, gagano-gano siya. Kinasabi ko rin sa witness, tingnan mo. Tingnan mo na lahat. O, diba? Matitignan niya. Ah, ito po yun. Ah, yan ang, ito ha, ito yung laging nangyayari kahit sinong abogado. Ano na to, dekaw na to. Sinasabi ko sa inyo, para lang nalalaman ninyo. Opo, ito po yun. Okay. Sa last page, o minsan, hindi last page, minsan, second to the last page, tingnan mo, ito, merong pirma dito sa taas ng pangalan na Pedro de la Cruz. Kaninong pirma yan? Ay, ito pa, pirma ko po ito. Ah, ganun. Ah, di ba? Tapos, let's say, kunyari, yung dalawa lang. May inattach ka dito, yung ano mo, yung picture na
ano ka, na may black eye ka, at saka yung medical legal. Okay. Kino-confirm mo ba na na-identify mo to dito sa judicial affidavit po? Kasi di ba, binanggit niya yung sa judicial affidavit. Ano yung mga ebidensya mo na sinaktan ka ni Juan, di ba? Sasabihin lang naman niyo ni Pedro, opo, in-identify ko po yan. Ayan ha. Yun na yun. Yun na yun. Pa-identify mo na sa kanya. Pero wag na wag din yung kakalimutan, ikaw. Wag mo na wag mong kakalimutan. Yung dalawang tandem na tanong. Ayan ha. Di ba, tinanong, di ba nilagay mo na sa judicial affidavit yun? Di ba sabi ko kayo na ilagay mo yun, yung dalawang tandem na tanong. Ano yun? Pinapatotohanan mo ba lahat na nakalagay dito? Totoo ba lahat na nakalagay dito? Opo, di ba meron na doon? O, na maaari kang mademanda ng perjury, ng pagsisinungaling, pagka nalaman na hindi totoo mga sinasabi mo. Opo, di ba nandun na sa judicial affidavit mo yun? Kahit sa mo ilagay yun, kahit sa unahan, kahit sa ilalim, kahit sa ambasat, nandun sa judicial affidavit. Pagka actual na, na pinapa-identify sa kanya. Do you confirm and affirm the veracity and the truthfulness of your statement? Pinapatotohanan mo ba lahat ng ano ng mga statement mo rito ay mga katotohanan? Tatanungin mo pa rin sa kanya. At sasagot pa rin yung witness dapat. O si Pedro, opo, totoo po yan. Okay? Alam mo ba na pag may nalaman na nagsisinungaling ka o may mga hindi totoong salita dito, statement dito, maaari kang makasuhan, kasong kriminal? Opo, tatanungin pa rin yun. Yung dalawang tandem na tanong nila, tandaan nyo yun. Hindi ako nagbibiro. Kahit nandun na yun, itatanong nyo pa rin. That would be all for the witness, Your Honor. Yun na yun. Tapos na. Pero, madalas, Your Honor, we would like to mark the judicial affidavit as exhibit, kanya pinamamarkahan as exhibit, as evidence, okay? Documentary evidence, yung judicial affidavit. Kasi, di ba, syempre, sinabit mo sa korte, ebidensya, di ba? In practice, pinamamarkahan namin. Di ba, si Pedro, exhibit A and B. Yung judicial affidavit niya mismo, A and B, yung ano niya, yung medical legal niya, tsaka yung picture niya, di ba? Exhibit C, yung judicial affidavit mismo, pinamamarkahan namin. Bakit kailangan pamarkahan? Kasi, ano yun eh, dokumento yun eh, na binibigay mo sa korte. Pero, meron akong naatinanong sa Sandigan Bayan na sinabi ng justice doon na hindi na kailangan kasi yan na ngayon direct. You don't need to, ano, to have it marked. Hindi mo na rin kailangan ipamarka yung judicial affidavit. Bakit? Kasi yan na nga, testimony, direct testimony na nga niya yun. Yun na yun. So, iba-iba rin yung mga ano ng judge. Pero, pinaka-safe, ikaw, ha? Pinaka-safe, sabihin mo pa rin kay judge na pinamamarkahan mo yung, ano, yung judicial affidavit. Di ba? Nasabihin naman ni judge kung no need. Pero, kadalasan sa mga korte, pinamamarkahan namin yung judicial affidavit. Okay? Bilis lang nun. Kung hindi lang yung mga palipaliwanag ko, mabilis lang yun. Yung ano, ilang minuto lang yun. Kumpara mo dun sa aktual na tinatanong-tanong mo siya, ano nangyari, saan, ilang oras, ganyan-ganyan. Yun lang, pina-identify mo lang sa kanya. Yes lang siya, tinitingnan niya lang. Ilang minuto lang yun. Matter of minutes, mga 3 to 5 minutes lang yun. Minsan, mas mabilis pa. So, pag napa-identify na ng abogado doon sa testigo, yung judicial affidavit niya, yun na yun. Ang pagka-identify ng judicial affidavit, yun na yun yung dinemo ko kanina. Yun na yun. Ganun lang yung sa kabilis. Right? Pagkatapos yun, sasabihin na ni judge, cross, tapos ka na, cancel, sasabihin nyo sa kabila, kalaban na kabila, cross, bahala na siya kung talaga, yung kalaban, bahala na siya kung magkocross siya, or magre-request siya na, ano, na next time na lang siya magkocross examination. Okay? Pero, pinaliwanag ko nga, nakabilis pa rin siya. Kasi yung iba, hindi na madedelay. Pati kayo, at least, tapos yung buong direct testimony. Kasi yun na yung pampalit sa direct testimony. Kung ano man ang sabihin ng kalaban na abogado, kung magpa-reset man siya, at next time na lang siya magko-cross examination or magko-cross na siya, si judge pa rin ang magsasabi na sige, next time na lang ikaw mag-cross para ano, para matawag na matapos natin lahat ng mga cases today. O kaya hindi, mag-cross ka ngayon. Makadalasan yung mga judge, pag kami judicial affidavit, pinapag-cross na kasi ilang araw na, 'di ba? Sabi ko nga 5 days dapat na-receive niya na. So ibig sabihin, meron siyang 5 days para mag-notes, magpag-aralan yung judicial affidavit. At baka mag-prepare ng cross-examination. Pero ang sinasabi ko dito, at least bumilis, maraming natipid na oras, di ba? Natapos, within few minutes, yung direct testimony. Kasi yung direct testimony, yun na yun, yung judicial affidavit. Di ba? Ilang minuto lang natapos. Yan ang naging benefit, naging effect ng judicial affidavit. Yun na yun. Kung yun yung actual na nangyayari sa korte pag pinipresenta yung witness na may judicial affidavit. Ito, mabilis na lang yung mga epekto pag halimbawa hindi ka nakapagsubmit o kaya na late. Okay? O dubo na tayo sa late. Paano late?
Di ba sinabi ko kay Ina, dapat 5 araw bago yung hearing na receive na ng kalaban mo. O, eh paano kung halimbawa eh nabigyan mo ng kopya yung kalaban mo, 3 days na lang. O kaya, 1 day na lang, tsaka niya palang na-receive yung judicial affidavit. O, di ba? Kasi parang kulang siya sa oras para magprepara ng cross-examination niya. Na-get mo? O. Sa rules, yung rules mismo, yung judicial affidavit rule, ang parusa ng Supreme Court kasi doon, minsan mako-fine ka, okay, 1,000, 5,000, ganyan, may mga warning. Pero sa, in actual practice, kami, no, yung mga abogado, nangyayari kasi yun, yung minsan yung kalaban mo, mahuhuling mapadalahan mo ng ano, ng judicial affidavit, minsan nare-receive ng kalaban, 3 days na lang, 1 day na lang, gano'n. Ang ginagawa lang namin, kami, sinasabi namin, Your Honor, kaka-receive ko lang po kasi nito, kanina, kahapon, Your Honor. I was supposed to receive this 5 days prior to the hearing, but I received it, na-receive ko, Your Honor, kahapon lang, o, diba? Can I just request, Your Honor, that I will just conduct my cross on the next scheduled hearing? Madalas, ganun ang ginagawa. Okay, kasi late siya. Hindi naman talaga stricto yung mga sanction na pina-fine na ano, wala. Hindi naman. O, sinasabi na lang namin na, Your Honor, na late eh. Tapos, yung kalaban naman na abogado, Panyero, pasensya na ngayon, ano, okay lang, Panyero, ganyan. Okay lang, sir. kami, virtuous naman kami sa bawat isa, yung mga abogado. Kahit na magkakalaban kami. Wala yung, dapat fine! I-fine na 5,000 yan. Wala. Magaling, huwag nga ganun lang. Pero ano na lang. Sa next hearing na lang ako magkocross kasi kaka-receive ko lang. Okay lang, Panyero, sige. Wala nang pagtatalo doon. Ang ano lang, yung pagka yung nagkakaroon ng problema, yung pagka walang judicial affidavit. Yan, mahirap yun. Ako, hindi ko ginagawa yung ganun. Kailangan talaga, may judicial affidavit ka nung testigo. Madalas ang nangyari yan. Ngayon, ang epekto, no, pag walang judicial affidavit, isa, wina-warning, pinagbibigyan din naman ng korte. Kasi baka nga naman may dahilan kung bakit hindi nakapagsubmit. May mga warning words dyan. So, sige, final, ano, let's give him a last chance. Ganyan, yung abogado, ha. Final warning, ha. Pag hindi, mawi-wave. Oh. Diba? Wala pa naman ako nakitang sa dami ng na-experience ko na ganyan, nakita ko sa hearing. Wala pa akong na-experience na judge na isang beses pa lang hindi nakapagpadala ng judicial affidavit, wave agad. Ibig sabihin ng wave, ano na, parang pinalampas mo na, wala na, hindi mo na siya magpipresenta. Kumara, si Pedro, testigo ko. Hindi ako nakapag-file ng judicial affidavit niya. Mawi-wave siya. Ibig sabihin, hindi ko na siya magpipresenta. O, diba? Maghanap ka na ng ibang witness. Ibang witness mo na ipipresenta mo. Pero si Pedro, hindi na pwede. O kaya, yung araw na binigay sa amin ng korte para magpresenta ng witness, kumare, sa pre-trial, o yan, pre-trial, pinagkasunduan doon. O ilan ang witness ko? 3. Si Pedro, si Joseph, tsaka si Erwin. O. Pagka yung unang schedule ng hearing ko, hindi ako nakapagpadala ng judicial affidavit, mababawasan ako ng isa. 2 na lang. Oh, bahala na kung sino doon, basta 2 na lang araw ko para presenta. Mga ganun, may mga ganun nangyari. Hindi naman yung totally masyadong stricto na wala na, hindi na pwede si Pedro. Nah, hindi naman, madalas may mga warning pa naman, nabibigyan pa naman ng chance. Pero meron din ako nakita na talagang kasi hindi na talaga nag-file ng judicial affidavit, hindi talagang na-waive na talaga. Pero yun nga, yun ang mga epekto noon pag hindi ka na late ka ng pagpapadala ng judicial affidavit o kaya hindi ka na nagpadala. Final words na lang. Attorney, pagka pinadalahan mo ba yung kalaban mo, yung korte, padadalahan mo rin ang kopya ng judicial affidavit? Aba, syempre. Lagi mo bibigyan ng korte. Bibigyan mo muna yung kalaban mo. O, tapos yung proof na pinadalahan mo yung kalaban mo, lalagay mo sa isang kopya ng judicial affidavit, yun ang ipapile mo sa korte. Para makita ng court na, oh, pinadalahan mo na pala yung kalaban mo. O, ganun na. Syempre yung korte may kopya. Alam ka naman kayo dalawa lang ano, di ba? Yung parties. Kaya, tsaka di ba sinabi ko nga kanina, yung records ng court, pinubuklat ko na yung judicial affidavit doon na ginawa ko. Yun ang ipinapa-identify ko yung records ng court. No? Ibig sabihin, yung korte, binigyan mo. Tsaka isa pa, nag-a-apply ito both criminal and civil cases. So kahit anong ano, kahit na yung mga example ko kanina, criminal case, di ba? Pero sa mga civil case, sa mga utang-utang, sa mga kasal, mga annulment, kaya hindi yan, judicial affidavit din kami. Salamat po, God bless, I hope nanamnam ninyo. Yung mga natin, discussion natin. Mag-ingat pa rin po, meron pa rin po pandemic, ha? Ciao!